Oh, so ito po pag-usapan po natin. Isa po sa mga bagong video na nilabas nitong si Maharlika ay yung kanyang interview kay then candidate BBM kung saan po ay pinag-usapan nila yung agrikultura. Okay? At isa sa mga naging topic noon ay yung pag-i-import ng galunggong na parang nagulat yung Pangulo ba't kailangan pa mag-import ng galunggong. So, yun yung isa dun sa topic. At ang sinasabi ni Maharlika ay pangakong napako. Parang ganun yung lumalabas doon sa kanyang video. Okay? So, in fairness, doon sa video ni Maharlika, may mga punto naman eh. Meron namang mga issues talaga sa agrikultura ngayon na kailangan pa rin ng tutok at action mula sa Pangulo. Diba? Pagdating sa smuggling, pagdating sa yung mga mapagsamantalang traders, meron pagkukulang pa rin talaga. Okay? Pero ang medyo nakakabahala at medyo kapansin-pansin doon sa kanyang video ay kanyang pagtawag kay President Bongbong Marcos na first gentleman. At ang kanyang pagtawag kay First Lady Lisa Marcos na Mrs. President. O, yung kanyang huling video, Mrs. President naman yung title. Okay? So, ang tawag na niya kay PBBM ay First Gentleman. Na tila ba pinapalabas na ang nagkokontrol lang ng Malacanang at ng gobyerno ay ang kanyang asawa na si First Lady Lisa. Sa akin, unfair naman yun. Unfair. Sa akin, walang masama magpunahin yung mga problema ng administrasyon. Walang masama na magbigay ng suwestiyon kung paano mag-i-improve si PBBM at ang kanyang gobyerno. Kasi marami naman talaga, marami, maski ako pagdating dyan sa smuggling tsaka dun sa mga traders, kailangan mas firm at kailangan may panagutin si PBBM dun sa mga pagtaas. Paano kasi nangyayari na ang mura ng kuha sa mga magsasaka ng sibuyas, tapos ang mahal ng benta sa palengke. So, ang laki ng kinikita ng mga traders. So, bakit naman ganun, di ba? So, walang pinapanagot. So, dapat yun ang tutukan kasi either way, kawawa yung mga magsasaka. O ngayon, nag-import para bumaba yung presyo. O maapektuhan pa rin yung magsasaka. So, at the end of the day, yung mga magsasaka yung nahihirapan doon sa sitwasyon. Kahit anong gawin mo, sila yung tinatamaan. At dahil sa mga sakim na tsaka mga madadaya na mga trader. So yun ang dapat tutukan talaga ni PBBM. So walang question doon. Ako nakukulangan din talaga ako sa action pagdating sa mga mapansamantalang traders na yan. Pero kapag you resort to name calling, 'di ba? You resort to parang nung pinauso nila yung babaeng ahas. O dumidikit yung pangalan eh. O nung pinausan nila yung nung may nagpauso before na Lenny Lugaw o Lenny Lutang, dumidikit yung ganyang pangalan. At ngayon, ganyan yung ginagawa ni Maharlika kay PBBM na first gentleman. Baka puro ganyan na yung tawag niya kay Pangulong Bongbong na very disrespectful. Na very disrespectful sa kanyang pwesto. At sinabi na naman niya sa mga interviews na hindi nakikialam si First Lady sa mga appointments at lahat yun ay kanyang desisyon. Okay? He is taking responsibility for his decisions sa mga naa-appoint niya. Kung meron mang sumablay dyan, kung meron mang pinalitan ka agad dyan, siya yung sisihin nyo, siya yung responsable. Hindi yung pinapalabas na yung asawa yung nagde-decide. O yung, di ba? Sigurado yan, mag-asawa yan. Nagkukwentuhan yan, humingi ng advice yan, pero at the end of the day, si PBBM ang Pangulo, siya ang umaharap sa ibang bansa, siya ang accountable at legacy niya ang nakasalalay sa mga action na ginagawa ng kanyang administrasyon ngayon. So, pagdating sa agrikultura, nakakasana yung mga proyekto na
dahil sinama dun sa budget na pinas last year, ngayon may implement. So ngayon mararamdaman ng mga magsasaka yung pong mga proyekto na ginagawa nila PBBM. Marami po yan, yung mga tulong sa mga magsasaka sa pagdating sa fertilizer, pagdating sa mga farm to market roads, pagdating dun sa mga facility na gagawin, di ba? Like sa sibuyas, kailangan ng mga cold storage. So marami pong ganon. Lahat po yan mararamdaman po this year, simula this year, dahil ngayon po nag-kick in yung budget na kay PBBM na. Diba? Yung last year kasi, budget ng nakaraang administrasyon. So kung ano yung programa noon, yun lang yung gagawin. So ngayon po natin mararamdaman at ngayon natin pwedeng i-judge kung kamusta ba yung ginawa mong budget para sa mga magsasaka. Nakatulong ba? Gumaan ba yung buhay? Okay? Itong sa pag-import na to, talagang problematic for some talaga. Kaso yun nga, kung hindi mo gawin, ang taas ng presyo, hindi mo, so, kumbaga, stopgap measure lang siya para makontrol yung presyo ngayon. Pero at the end of the day, kailangan mapanagot at kailangan nating makita na si PBBM mismo ang tumututok at mabigat yung kamay sa mga smuggler at sa mga mapansamantalang trader na inaabuso yung mga magsasaka natin. Yun ang gusto ko ding makita. In fairness kay Maharlika, may punto naman siya doon. 'Di ba? Kailangan mas maging talagang go hard on those ano, kasi sila yung nagpapahirap sa mga magsasaka natin. And ako personally, ayoko din naman na bago ibigay ni PBBM sa ibang tao yung role ng secretary, gusto ko magpakitang gilas muna siya. Ipakita muna niya kung ano yung vision niya para sa agrikultura sa bansa. And sa ngayon, hindi nila nako-communicate ng maayos. Baka it's time din na mag-appoint na talaga ng ano, ng spokesperson para dito, natututok para dito to highlight yung pong mga achievements ng palasyo pagdating dito at yung mga proyekto para maging clear yung pong direksyon ng gobyerno sa agrikultura po natin. Kahit tutukan muna yung sa agriculture, spokesperson para sa agriculture. Ayan, available yung tatay ko, si Harry Roque, makatulong diyan. Ginagawa na din naman niya sa kanyang ano, sa kanyang FB page, 'di ba? So, or example ko lang 'yon, pero kahit sino, basta ma-communicate ng maayos kasi yun ang talaga nakukulangan din ako Hindi maayos na ko-communicate sa tao yung magagandang programang nakakasana At kung paano makakatulong yan sa mga magsasaka. Hindi ko din maintindihan bakit nahihirapan yung palasyo na i-communicate ng maayos. Di ba? Sana si Direk Paul makatulong din. Hindi ko din sure kung anong natutulong ni Direk Paul pa pagdating sa ganyan. Pero importante yon. Importante yun. Para hindi nangingibabaw yung ingay ng mga tulad ni Maharlika na tinatawag ang Pangulo na First Gentleman. So, yun lang. Yun lang po, yun lang yung punto ko at pagdating dito. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Please subscribe sa YouTube, Models of Manila AM. See you po sa next video. Bye-bye.